Just make it viral like this. Bago pa man makarating sa intersection, nagigit-gita na raw ang kotse at AUV na ito. Sa kahaba ng Guerrilla Street sa Marikina, kaya nang mapahinto ang kotse sa intersection. Dito na in-overtake ng AUV ang kotse, tsaka niya ito kinat. Pagbaba ng driver ng AUV, nakinilalang si Loreto Santa Catalina. Dumiretso siya sa driver's side ng kotse at kinumpronta ang hindi niya alam ay miyembro pala ng Marikina Police. Maya-maya pa, makikitang tila may tinutok si Santa Catalina sa direksyon ng puting kotse. Base sa investigasyon, 38 caliber na paltikumano ang pilit na pinapaputok ng suspect. Pero hindi pumutok ang baril. Sa mga litratong ito, makikita ang tama ng firing pin sa 5 bala ng paltik. Ang isa sa mga bala, 2 ang tama ng firing pin. Lumalabas talagang pinutukan niyang paulit-ulit itong pulis natin. At yung pulis natin, parang hindi man nag-return fire. Although nakabunod yung baril niya, but still he opted to arrest the suspect. Hindi na nakaganti yung ating pulis kasi nga, kasama yung asawa niya, kasama yung 2 anak, yung asawa, galing sa simbahan, nagsimba. Kita sa video na tila inaasinta ng pulis ang suspect pero hindi ito nagpaputok. Sa halip, nagpaikot-ikot sila sa sasakyan ng suspect. Sa isang punto, lumabas pa ang kasama ng pulis. Kalaunan, tila nagtaas na rin ng kamay ang suspect. Dito na rin na-aresto ang nagpakilalang TNVS driver. Nakapagin ako, baka gumawa siya. Baka barilin ako eh. Hindi naman siya bumaba ng kotse. Ikaw ang sumugod sa kotse niya, di ba? Tumanggi ng magpa-interview ang Pulis Marikina habang maaharap sa kasong frustrated homicide si Santa Catalina. Paalala naman ng PNP. Talagang dagdagan natin yung ating pasensya dahil alam naman natin dito sa Metro Manila lalo na ang sikip na ng kalsada. Tapos na 'yan. Natatapon.
Hindi naman niya na. Sa Kapalaran Extension, Barangay Commonwealth, Quezon City. Maingat na inilikuran ng driver ang minamaneong sasakyan dahil sa nakaparadang kotse. Pero paglampas ng sasakyan, lumabas ang driver na nakilalang si Felix Berto Iral Jr. saka lumapit sa nakaparadang kotse. Nainis daw si Iral dahil nakaharang sa kalsada ang kotse kaya dumampot siya ng bato at pinuntirya ang side mirror ng kotse saka umalis. Ang may-ari ng sasakyan na isang senior citizen at retiradong pulis, napakamot na lang sa ulo nang makitang sira ang side mirror niya. Patuba naman ang hilampas. Pero sa tulong ng CCTV, natukoy ng biktima ang suspect. Sa batas ng police station sila nagkita at nagkausap. Pero naging maangas daw ang suspect at nagsama pa raw ng bodyguard. At isa pang babae na ayon sa pulisya ay nagpakilalang si Celia Singapan Iral. Aktibong miyembro ng Philippine Navy. At imbis daw makipagkasundo ng maayos, hindi raw pumirma sa kasunduan si Iral. Itutuloy ko po ang reklamo kasi hindi dapat pamarisan yung kanon na sobrang tapang. Kinumpirma ng PNP base sa verification sa opisina ng Philippine Navy na aktibong miyembro nito si Celia Singapan Iral. Pinuntahan namin ang bahay ni na Iral pero wala ito. Nakausap namin ang sumira ng side mirror sa telepono pero ayon sa kanya, nakikipagkasundo naman siya kay Castro. Katunayan ay nakabili na siya ng pamalit na side mirror. Gayunman, dahil disidido na si Castro sa pagkasampa ng reklamo laban kina Iral, posible silang maharap sa kasong malicious mischief. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Horas. Thank you.
This is the cinema. We have cinema in here. You see? Let's make the plan here. Here. Okay, you're hungry? You're always hungry. Are you hungry? I'm hungry also. Hungry. Are you hungry? Okay, you're very hungry. So Manuel wants to get a tattoo. We have already 1, 2, 3, and he wants 2 more. 2, you. How many? You. You. I want to be my dog. Mia. We want like demand, right? It's okay, we're waiting for songs, right?